Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Gemini, paunang mensahe ninyo ay number 71, health. Ayan. So that is a warning for you, no? Gemini, to take care of your health or put your health on top of your priority, okay? Kasi maaring napapabayaan nyo na ang inyong kalusugan. Maaring sa dami ng inyong ginagawa, sa kabisihan ninyo, maaring na nineglect na ninyo ang inyong health, ang inyong pangangatawan, maaring hindi ninyo naaalagaan ng todo, no? Kaya this is a warning for you, no? Para ma-maintain ninyo ang isang magandang pangangatawan, no? Alagaan ninyo ang inyong sarili. We have number 85, follow your dreams. Now is not, hindi pa too late, no? Para sundin ninyo kung ano man ang inyong pangarap, gawan ninyo ng paraan. You know, it doesn't matter kung ano ang edad natin, hindi ba? Matutupad at matutupad natin ang ating mga pangarap. We can work on that, no? At kaya yun ang mensahe para sa inyo ngayon, Gemini. Follow your dreams. Maaaring meron ng mga opportunities and possibilities around you sa ngayon that will support, no? Yung endeavor ninyo, or you will support doon sa mga steps na gagawin ninyo para masundan ninyo ang inyong mga pangarap, para makamit ninyo ang inyong mga pangarap. So take advantage of that, no? Self-love, ayan. So magkadugtong ito na self-love din dito sa health energy, no? Pangalagaan ninyo ang inyong sarili ngayon, ipakita ninyo, show yourself some love dito by doing some self-care. Okay? Gemini, at hindi lang yan, ano? Ibigay ninyo naman sa inyong sarili kung ano yung deserve ninyo. You've been working so hard, di ba? Lagi kayong tumutulong sa iba, lagi kayong nagsiserve for other people. Give it to yourself naman sa ngayon. Yung sarili ninyo naman ang pagbigyan ninyo, sarili ninyo naman ang alagaan ninyo, mahalin ninyo, asikasuhin ninyo, no? Hindi naman necessarily na hindi nyo nagagawin ang mga dati na ninyong ginagawa, but i-incorporate nyo lang ang pagsa-self-love. I-incorporate nyo naman yung pangangalaga din sa inyong sarili. Okay? So, what else? Don't be too hard on yourself. Ayan, maging mabait naman kayo sa sarili ninyo ngayon, Gemini, at yung sarili nyo naman ang i-prioritize ninyo. Personal growth, yan, maybe ito yung focus ngayon ni Gemini, no? Yung personal growth, maaring meron dito mga personal development, maaring meron kayo dito iniisip or ginagawa para mag-evolve kayo into the best version of yourself, maaring may mga itatry kayong bago, maaring meron kayong mga bagong gagawin para mag-thrive naman kayo, yung ganon. We have 41, self-discipline. And parang focused kayo ngayon sa inyong sarili, no? Parang siguro ang iba sa inyo dito have done a lot of inner work, no? Kaya yung sarili muna ninyo talaga ngayon ang pagtutuunan ninyo ng pansin, which is really good, no? Maari din na mayroon dito mga guidance sa inyo, or maaring may mga intuitive messages kayo dito na na-receive, and it's pushing you to take care of yourself in all areas, no? Yung ganon. Kaya din dito, inihingi din sa inyo dito ang paigtingin ninyo ang inyong self-discipline para masundan ninyo or ma-maintain ninyo yung mga nasimulan na ninyong gawin para sa sarili ninyo. Yung pagpapakita ng self-love sa inyong sarili, yung pangangalaga ng inyong sarili, yung self-care, yung mga ganon, yung personal development, personal growth, you know, makontinue nyo yan, no? So, kailangan dito ninyo ng disiplina para hindi kayo mag-give up. Kung napagod na kayo, baka mag-give up na kayo, no? So, disiplina, paigtingin ninyo yan para ma-maintain ninyo, makontinue ninyo kung ano ang mga nararapat ninyong gawin
para din naman inyan sa inyo. Para din naman yan sa ikakaganda ng sarili ninyo, ng buhay ninyo itself, at ng pangangatawa ninyo. Okay? So, take care, Gemini. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Libra for today, 22, and intuition. Paunang card nyo pa lang. May synchronicity na tayo dito, Libra. As I suggest po, please look up for the meaning of Master Number 22 for more guidance po, okay? Thank you. And sinasabi dito, no, this is a reminder for you, Libra, to always pay attention, always tune into your intuition, because that is ano, an important gabay para sa inyo na ibinibigay sa inyo dito. Parang may mga intuitive messages dito, intuitive nudges na pinapadala sa inyo ang Divine Universe to guide you sa inyong circumstances sa ngayon, to guide you on how you're going to navigate your situation sa ngayon. Ano, Libra? Maaring kasagutan yan sa inyong mga dasal. No? Maaring ganun. Kasi pwede rin na naghihingi kayo ng gabay. Kaya kayo binibigyan ito. No? So, good luck to that, Libra. We have rebirth. Napakaganda. So, there is a like a massive transformation na maaring maganap dito sa buhay ninyo. Kaya siguro kayo binibigyan ng gabay ng Panginoon dito ng Divine Universe, because there is a transformation happening. And this is not a joke. This is not a small time na pagbabago. This could be a major change sa buhay ninyo, no? May ano dito, merong purging, merong releasing, and yung pagre-release, di ba? That is not an easy task. Ano yan? It's easy said and done, di ba? But, ang reality, it is hard to release. It is hard to let go mga bagay, sitwasyon, or tao, no, na naging parte ng buhay natin. Kaya, medyo siguro challenging ito para sa inyo. That's why, ginagabayan kayo dito, tinutulungan kayo dito para pag-aanin ang iyong pakiramdam, pag-aanin ang iyong journey dito sa as you navigate this transformation, as you navigate this rebirth, no? So this is beautiful kasi you are going to make room sa sarili ninyo. You're letting go of something that doesn't serve your highest good anymore, and you're giving yourself an opportunity dito to grow, an opportunity to welcome newness, no? Na yun ang mga makakatulong sa inyong journey sa ngayon. Yun ang magsusupport sa inyong soul's growth sa ngayon. Kaya this is really a beautiful change, no? What else? We have number 57, teaching and learning for others of you. Maaring kayo ay talagang teacher by profession. Maaring din naman na you are a spiritual teacher, mentor, mga ganon, no? You are learning, siguro, ang iba nag-aaral, no? Maaring nagre-research, or maybe lagi pa rin kayong nag-aaral, no? Nag-e-expand pa rin kayo ng inyong knowledge, ng inyong learnings in order for you to share more, di ba? Kasi maaring yung nagtiteach kayo, kaya patuloy kayong nag-aaral para din may maituro din kayo. Maaring ganun ang ganap dito. So, good luck po. What else? We have number 85, follow your dreams. Ayan. So, for others of you, maaring sumuko na kayo, no? Maaring sinasabi ng iba sa inyo na matanda na ako para dyan, para sa mga pangarap na yan, no? Or maaring wala akong resources, I don't have time anymore for that, no? Pero Libra, kaya siguro ito dumating, pumasok na energy sa buhay ninyo or sa reading ninyo sa ngayon, it's because maybe there are opportunities around you na kumakatok sa inyo para i-take advantage ninyo so that you can follow your dreams, so that you can start doing your practical steps para makalapit kayo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Kasi wala namang condition, di ba? Wala namang condition, wala namang requirement kung kailan or papaano ninyo sisimulan ang pagtupad ng inyong mga pangarap. Hindi rin yan, wala din yan sa edad, no, Libra? Any age, anywhere, you know, pwede ninyong simulan, pwede ninyong
ato pa rin ang inyong mga pangarap. Kaya ngayon, regardless of your age, regardless of your situation, you know, it feels like to me that there are opportunities around you that will support you para matupad ninyo ang inyong mga pangarap. Libra. So what else? We have number 37, time out. Ayan, so maybe kailangan ninyo ngayon ng mag-rejuvenate, mag-recuperate, mag-recharge, mag-refill ng inyong cup. Kailangan ninyo dito na mag-relax, no? Ibigay ninyo yan sa sarili ninyo, Libra, because maybe tired na kayo. Maaring exhausted kayo physically, mentally, emotionally, and spiritually. Kaya you need to step back a little. You need to take a time out sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan ngayon, no? Alalahanin ninyo, no, na kahit marami kayong ginagawa, kahit you have too much on your plate, you have too many obligations or responsibilities, magagawa ninyong lahat yan if you are on top of your health, if you are healthy, if you are in good shape. Kaya kahit marami kayong ginagawa ngayon or gagawin, step back kayo. Kahit saglit lang, mag-ground, i-ground muna ninyo ang inyong sarili, magpahinga muna kayo, i-boost muna ninyo ang inyong energy na makapag-isip-isip din kayo, makapag-reflection mode kayo. And when you get back to what you are doing, you know, mas magiging productive kayo, mas makakapag-focus kayo because nakapagpahinga na kayo, nakapag-refill na kayo ng inyong cup, okay? So this is a must for you, Libra. It is very important for you to take a time out, no? Hindi lang para makapagpahinga inyong katawan, but also so that you would have time para din na makapag-muni-muni kayo so that you can reflect on the things that you really need to do or to focus on. Sa ngayon, what are the things that you need to let go? No, yung ganon. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Una, mensahe po ninyo ay self-discipline. Ayan, kailangan ninyong paigtingin ngayon ang inyong disiplina sa sarili, no? Dahil siguro, baka madistract kayo, mabali ninyo ang inyong disiplina because of those distractions or baka may mga temptation, no, na parating. Kaya kunire-request sa inyo ng Divine Universe dito na paigtingin ninyo ang inyong disiplina. Nang sa gayon, you know, you'll be able to stand your ground, okay? We have 71, health. Ayan, so that could be self-discipline related sa inyong health, no? Na siguro, you know, i-maintain ninyo ang inyong magandang kalusugan, i-prioritize nyo lagi ang inyong well-being, yung ganon. Yung bang ano, yung disiplina ninyo sa sarili, paigtingin ninyo, pati bayan ninyo talaga, lalong-lalo na pagdating dito siguro sa pag-maintain ng inyong kalusugan, no? Yung mga bawal, no, iwasan yung pag-exercise, kung nag-exercise kayo, if that is part of your health regimen, you know, i-maintain ninyo, lagi ninyong gagawin, no? At yung pagkain na lang, 'di ba? Kung yung pag-maintain ng kung anong klase ng pagkain na nilalagay ninyo sa iyong sarili, you know, paigtingin ninyo yung disiplina diyan, no? Kung ano ang bawal, iwasan talaga. Tumikim lang if hindi talaga maiiwasan. Yung mga ganun ba? So, disiplina para sa inyong kalusugan ang napipick up ko dito na kailangan ninyong palakasin, paigtingin, ano? We have financial discipline, hala. Panay disiplina dito ang kailangan ninyo, Aquarius. Siguro, masyado na kayong relax ngayon, ano? Masyado na kayong relax, masyado na ninyong siguro, yung parang meron na kayo dito, mamaya na, sige, susubukan ko sa bukas na, yung ganun, ano, kaya parang disiplina, no? So, meron tayong self-discipline, meron tayong financial discipline din, no? Pagdating naman sa inyong kaperahan, paigtingin nyo din daw ang inyong disiplina, no? Make sure na babantayan din ninyo ang inyong mga spending, bantayan ninyo kung, di ba, yung pasok ng pera,
kung saan talaga yan dapat ilagay, doon ninyo ilagay. Alam mo yun? At saka i-manage, no? Manage your resources wisely. Yun din ang napipick up ko dito, na yun ang kailangan din ninyo, no? Hindi pwede yung, teka, kukunin ko muna to ngayon, no? Sa next na sahod na lang, o sa next na pasok na lang pera, papalitan ko na lang yung mga ganun. Because otherwise, no, baka lagi at laging ganun at laging walang laman kung ano man yun, di ba? Kung ano man yung allocation na yun. Kaya, disiplina ang kailangan ninyo sa ngayon. Kung ano ang para ka sa dito, para dito talaga yan. Kung ano ang para doon, doon talaga yan. Ano? At saka yung ano daw, yung naririnig ko din dito is yung spending ninyo. No? Make sure that your spending is within your means para hindi mag-compromise ang ibang allocation ng pera ninyo for other things. No? Kaya, disiplina talaga ang kailangan dito. No? Na kung ano lang ang nandyan, yun ang pag-anuhin natin, yun ang gastusin natin. Kung ano ang nandyan, yun ang i-manage natin ng mas maayos para nang sa gayon, you know, mas makatipid tayo, mas maiwasan natin na magkaroon tayo ng financial pinch, no? Yung ganon. So, what else? We have number 96, forgiveness. This is really beautiful, really beautiful. You are choosing love sa ngayon, Aquarius. You are choosing love. Maaring emotionally matured na din kayo sa ngayon. Siguro sa dami din ng inyong pinagdaan ng sitwasyon sa buhay, sa dami din ng mga nalampasan na ninyo mga obstacles, you have learned a lot na. At ngayon, parang yung puso ninyo nag-expand, no? You are choosing love, or maybe your heart is oozing with love ngayon. Kaya handa na rin kayo na mag-accept ng mga nangyari, and you are also willing to forgive na ngayon, ano? So, maaring kayo yung hihingi din ng kapatawaran sa iba, or maaring merong hihingi ng kapatawaran sa iyo, at ang maganda dyan, dahil handa na rin kayo na magpatawad. So, that is really beautiful. We have 85, follow your dreams, Aquarius. Hindi pa huli ang lahat para sundin ninyo ang inyong pangarap. Idala ninyo sa buhay ninyo, sa inyong 3D reality, ang inyong mga pangarap, no? Wala sa edad yan, wala sa panahon, no? Kung kailan may pagkakataon, take advantage of that. No? Dahil kahit matanda na tayo, kahit may edad na tayo, 'di ba? Kahit middle age na tayo, hindi pa rin huli ang lahat, no? Kasi yung pangarap natin laga pa rin nandiyan, lalo na kung hindi pa natin nagagawa ng paraan, you know? God is always in support for us, 'di ba? Kaya kung siguro ngayon ang napipick up ko, kaya yung mensaheng ito dumating dito sa inyong reading sa ngayon, it's because maybe there are opportunities and possibilities dito na pinapadala sa inyo ang divine universe, no? Para na makapagsimula kayong mag-take action towards realizing your dreams, no? Maaring ano to, maaring ang iba kasi sa inyo parang give up niyo na ang inyong mga pangarap, para siguro sinabi na sa inyo sa sarili ninyo na parang it's too late na para diyan, or wala na kayo sa edad para diyan. It doesn't come with age, no? It doesn't come with age. Tulad ngayon, ano man ang inyong edad, kung meron ng opportunity diyan na dumating, kumakatok sa inyo para gawin, para i-take advantage ninyo, para, you know, makalapit kayo doon sa inyong mga pangarap, sa pagtupad ng inyong mga pangarap, go for it, 'di ba? Kasi diba, ang lahat naman ay divine timing. So maaring ngayon, ito yung right timing talaga para sa inyo naman, para na mag-take advantage kayo ng opportunities na meron kayo ngayon at lumapit kayo sa inyong mga pangarap, no? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.